Ngayon po ay Saturday ng unang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Maagang maaga ng unang araw ng linggo, matapos na siya muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas na Jesus mula sa babaeng ito. Nagpunta si Maria sa mga alagad na nooy nalulungkot at umiiyak upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukit. Subalit, iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay sinumbatan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sapagkat ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humahayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang mabuting balita ayon sa iyo? Sa mabuting balita, sinumbatan ni Jesus ang kanyang mga alagad dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at dahil sa katigasan ng kanilang puso dahil hindi po sila naniwala sa balita tungkol sa kanyang muling pagkabuhay ng mga taong nakakita kay Jesus. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ibinalita ni Maria Magdalena sa kanila na buhay si Jesus. Ibinalita din ng dalawang alagad na nakita nila ang Panginoon. Ngunit hindi po sila naniwala. Maari din pong mayroong mabigat na dahilan ang mga apostol kung bakit ayaw nila agad na maniwala dahil maaring naisip nila na kung totoong muling nabuhay nga ang Panginoong Jesus, dapat sila ang nauunang nakaalam sa mga balita tungkol sa Kanya. Kaya bakit hindi agad sa kanila? Bakit kay Maria Magdalena o sa dalawang alagad na hindi kabilang sa community ng mga apostol? Ngunit ano pa po bang patunay ang kinakailangan nila upang sila ay maniwala? Maliwanag ang mga salita ni Jesus at ang kanyang pagpapakita sa kanila ay sapat na sapat ng patunay. Totoo nga ang kasabihan, para sa hindi naniniwala, walang paliwanag na sapat. Ngunit para sa sumasampalataya, wala na pong paliwanag at patunay ang kinakailangan pa. Kumusta naman tayo? Nangangailangan pa ba tayo ng tanda? Humihiling pa ba tayo ng patunay o katibayan? Magtiwala tayo sa mga salita ni Jesus. Damhin natin ang kanyang pananatili o ang kanyang presensya sa ating puso at sa ating buhay. Kung hindi, ang sinusumbat na Jesus sa kanyang mga alagad ay maaari din niyang isusumbat sa atin. Nagtatapos po ang mabuting balita sa kautusan ni Jesus. Humahayo kayo sa lahat ng bansa at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Dalhin natin si Jesus sa iba at ibahagi natin ang mabuting balita na siya nga ay muling nabuhay. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, San Marcos, San Lucas at San Juan ay nababasa lamang ng iilan. Ngunit ang mabuting balita na madalas nababasa ng karamihan ay ang mabuting balita ayon sa iyo. Sumusulat ka ng mabuting balita isang kabanata bawat araw sa mga bagay na ginagawa mo at sa mga salita na binibigkas mo. At ito ang mabuting balita na nababasa ng mga tao. Kaya, ano ba ang mabuting balita ayon sa iyo? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace,
pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumain niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.